Alam mo kung sino lang ang pinakamatinding magiging kalaban ni Ricardo? Sino? Yan. Yung nagpahinto ng Lindol, si Kipoloy lang ang magpapahinto ng probinsyano, abangan niyo yan. So ano? Hindi ho totoo yung sinasabi ni Vice K na mayabang si Pastor, hindi ho totoo yun. Huwag niyong i-insultuhin si Pastor dahil hindi niyo kilala ng personal yan. Hindi niyo nakikita yan, hindi niyo ho siguro nakatabi kahit minsan. Paano mo sasabihin mayabang yung buka? Napakabait. Appointed son of God talaga yan. Walang ginawa kung hindi tumulong sa tao. Ipinagdadasal tayo kahit hindi nyo alam. Pati ikaw, Vice King, pinagdadasal ka, kasama ka dyan. Tapos iinsultuhin mo, sasabihin mo, mayabang. Paano naging mayabang yung tao? Yung paniniwala niya at sinasabi niya, irespeto mo, irespeto mo. Huwag mo kasi. Hindi lahat ng klaseng patawa ay nakakatuwa. So kayo, pag kayo ng entertainment at masyado na kayong sikat, pati yung network niyo masyadong sikat. Kailan mo magustong mapaistap ang probinsyano? Baka sa apat na buwan, hindi lang yung probinsyano maistap. Baka pati yung network mo, istap na yan. So kayo, pag kayo ng entertainment at masyado na kayong sikat, pati yung network niyo masyadong sikat, think about helping humanity. Think about being an example to others. Amen. Think about being an example to the next. Bilisan ang traffic. Let traffic flow. Paano kung pa ito'y nakahinto na nga eh? Naging traffic, naging parking lot na nga ang EDSA eh. Nakahinto na. Paano kung pa pahintuin ang nakahinto na? Oh. Hindi siguro yung right word na sinabi mo. Pabilisin. Oh. Ipabilis ang traffic, ang traffic flow ipabilis sa EDSA. Ay, hindi ikaw lang nananalangin yan, tayong lahat nananalangin yun. O, di, intay natin yung challenge mo. Sabi, pahintuin si probinsyano. O, wala naman kung pakialambo sa probinsyano yun. Kung ano. Pero, dahil tinyalense mo, hindi ako magsasalita. But the challenge is accepted. Pahayag po si Vice Ganda na nalulungkot at di niya mapigilang umiyak dahil wala na ang Showtime, Provinciano at ang buong network nila. Nagpahayag din po ito ng saluoban tungkol sa pangungutya ng netizens sa dalawang talents ng network dahil sa mga viral video na mga ito bilang depensa sa network. Klaro naman ho siguro na nagboomerang lang din kay Vice yung panlalait na ginawa niya sa kapwa niya na maski ho kayong religious leader ay hindi nakaligtas. Ano pong masasabi niyo tungkol dito, Pastor? Salamat po. Ha? Praise the Father. Nalulungkot ka, Vice. Nalulungkot ka sapagkat di mo mapigilang umiyak dahil wala na yung mga programa niyo. November 6 ba yun? November 5, 6 or 7. Alalahan mo, naghamon ka. Hinamon mo ako, di ba? Ang saya-saya niyo noon. Naghahalakhakan kayo. Meron pang isang kasamaan mong lalaki. Pati ngalangala niya, nakita ko sa katataw. Gumaga na. Alos mabali yung leg niya. Ganon. Yan ang sinabi ko sa inyo. Ang kayabangan, nakikita ng Diyos yan. Pag binigyan kayo ng pabor sa buhay, huwag kayong ganun. O ngayon, nakita mo na may Diyos sa langit. Tapos, nakita mo na siya ang tumitimbang sa lahat ng mga tao dito sa lupa kung anong ginagawa nila. Justisya ang Diyos, Vice, ganda. Justisya. O, siguro sa iba, niloloko mo, pinagtatawanan mo. Eh, wala namang kinalaman sa Diyos sila. Nakakaligtas ka doon. Pero, binibilang din ng Diyos yun. Pang-aapi-api yun. O, pagkatapos, isinama mo pa ako. O, ngayon, napatunayan mo na meron akong Diyos na nagpadala sa akin. Kasi yung lahat ng pinagsasabi mo, puro imposible. Sige nga, Kiboloy, punta ka sa EDSA, pahintuin mo ang traffic. Sige nga, Kiboloy,
pahintuin mo ang probinsyano, abangan si Kiboloy lang ang makapagpapahinto sa probinsyano. Nag-prophesy ka, Wise. Oh, ngayon, wala na yung programa mo, wala na yung network mo, malinis ng EDSA. Dapat masaya ka sapagkat natupad ang lahat ng hamon na ginawa mo. Oh. Ngayon, ako ang nagsusyo time. Di ba? Ako ang nagsusyo time. Pero tingnan mo, sa kadimalasan na tinanggap mo, hindi ako tumatawa. Pinamumukha ko lang sa iyo na sa susunod, kung ibabalik ka sa ganong estado ng buhay tulad ni Nebuchadnezzar, nagmayabang, di ba ako si Nebuchadnezzar ang gumawa ng lahat ng ito sa Babylonia? Habang nagsasalita siya, narinig ng Diyos ang boses niya. Pinadalhan ka agad siya ng anghel. Ginawa siyang buang. Oh, naging insane siya, Vice. Ha? Paano siya naging insane si Nebuchadnezzar, Vice? Paano? Tumatawa siya, tapos umiiyak. Tapos nang umiyak, tumatawa na naman. Hanggang sa siya ay wala na sa katinuan ng isip, nilagay siya doon sa parang, kumakain ng damo kasama ng mga hayop. 7 taon yun, Vice. Hanggang sa mapanaulian siya ng ulirat niya. Pagkatapos, doon pa siya pumuri sa Diyos at sinabing, walang ibang Diyos kundi ang Diyos ni Daniel, ang Diyos na nasa langit. Sa Kanya lang ang kalwalhatian. Sana kung ikaw, ibalik ka pa sa estado mo sa susunod. Gamitin mo nga yung binigay na pabor sa iyo para sa kabutihan, hindi para pagtawanan ang mga tao, laitin, at gawing katatawanan. Ayun lang ginawa mo kay Jessica Soho. Kung ikaw talagang meron kang konsensya, hindi mo gagawin yun eh. Sabi mo, ipagagang rape si Jessica Soho. Pagkatapos nung sasabihin daw nung leader, oh, ilabas na ang litson. Paano kaya kung nabot na rin si Jessica Soho? Ang launching ng pelikula ay tinimpang ka ngunit sobra. Nakapanaginipan ko nga rin yan sila yun. Si Jessica Soho nagpapatimbang. Nakakatawa na nagpatimbang kami. Umakyat si Jessica Soho sa weighing scale. Pag-akyat ni Jessica Soho, tumunong ang weighing scale. One at a time. One at a time. One at a time. So ayaw niya nang magpatimbang ulit. Ang hirap nga na kung si Jessica Soho magbubuhol. Kailangan... Sasabihin ng ladies, ipasa ang lecho! Biro mo yun? Tao yan? Ginagalang yan diyan sa kanilang broadcast? Ginagalang? May mga awards yan? Tapos gaganunin mo? Eh ikaw, sa pagkatao mo, kung ako magtatawa sa'yo, tinan mo yung ayos mo, Vice. Tinan mo yung ayos mo. Ah, ito ah, hindi pang... Ipamumukha ko lang sa iyo ang sarili mo. Hindi ako nagsasalita ng ganito. No? Nung ikaw nagsusyo, kinukutya mo si Kwan, si Jessica Soho. Nakita mo ba yung ayos mo doon? Nakita mo? Yung bukol ng harap mo? Hindi naman totoo yun. Kasi lalaki ka eh. Tapos yung panty mo na pang ano dito, para kang si Wonder Woman. Ikaw ang nakakatawa. Yung mukha mo nakakatawa. Pero pinagtawanan ba kita? Sinabi ko mo, tinan mo itong baklang ito, katawa-tawa yung kanyang ano. Hindi ko, walang ganun. Pero ikaw, dapat pagtawanan mo muna yung sarili mo, pero hindi mo pinagtatawanan. Ngayon, naniniwala ka na. Karma is real. Oh, bumalik sa'yo, di ba? At gayon, umiiyak ka. O bakit hindi kayo humahalakhak? Asa na yung patingalangala niya, nakita kong humahalakhak kasama nung mataba ding babae na parang maskara ang mukha dahil sa makeup. Oh. Ako, isa akong kapampangan, Vice.
mapagtungayaw din ako. Very sarcastic ako. Very sarcastic ako, lalo na sa mukha ng tao. Nung hindi pa ako appointed San Vice, may kaibigan ako, uupo lang kami sa loob ng mall. Magpi-people watching lang kami. Tawa kami ng tawa, kami lang dalawa. So, dadating naman itong masyadong malaki ang tiyan. Sasabi ko, tinamon tiyan niya, no? Parang lobo. Parang lobo may hangin. Lalabas siya. Lalampas yung tao, hindi niya alam, kinukutya na namin. Magtatawa na naman kami. Kami lang dalawa. Tapos darating naman yung pandak na walang buhok. Tingnan mo. They come in all sizes and in all forms. Yun lang. Mga dalawang oras, yun lang ginagawa namin. Ganun din ako. Kung gagamitin ko yon, ikaw ang una kong pagtatawanan sa itsura mo. Sabihin ko, ano bang klaseng tao to? Kuminsan puti ang buhok, kuminsan pink, kuminsan blue. Bakit di siya makapag-decide kung anong mukha niya? Oh, hindi ko sinabi yun. Hindi ko sinasabi yun. Pinababayaan kita. At hindi kita pinakikialaman. Oh, nagkamali ka ng pinakialaman, Vice. Kala mo, makapangyarihan na kayo noon. Ang ABS kasi, ABS-CBN, pag narinig, para bang Diyos, Thailand, tumabi kayo lahat kasi nandito na kami. Para ba kayong NPA noon, pag narinig ang NPA, tumabi kayo lahat. Takot kayo lahat sa amin. Tabi kayo. Oh, nilait ko rin yung NPA, Vice. Sapagkat niloko rin nila kami. Ang kinatatakutan ko dito, Vice, isa lang, ang Diyos lang. Tuturuan kita. Ganun ang gawin mo. Pag binigyan kayo ng pabor ng Diyos, pabor na maging tanyag, pabor na maging mayaman, huwag kayong mangutya ng inyong kapwa-tao. Ginawa rin ng Diyos yan sa kanyang ano, mukha. Oh, gamitin niyo sa kabutihan. Ngayon, umiiyak ka. And on, humahalakhak ka. Oh, tingnan mo nga yung November 6 ba yun? Na November 4? Na nagkutsaan kayo? Alam ko pa yung sinusuot mo eh. Nile green. Na Amerikanang oversize sa'yo. Tapos tawa kayo ng tawa. Eh ngayon, ang Diyos ang nagtatawa sa'yo. Bakit ka umiyak ngayon at nalulungkot? Tanungin mo sarili mo. Yun ang dahilan, Vice. Yun ang dahilan para patotohanan lang ng Diyos sa'yo. Si Pastor Apollo Quibuloy ay hindi pumunta rito sa kanyang sarili lang. Lesson yan. I hope that you learn your lesson. Mm-hmm.